Mga kapamilya, 22 na po ng Mayo. Good morning po sa ating lahat. Isang bagong umaga, bagong pag-asa, bagong buhay po para sa ating lahat. Bagong morning, Market Gracia. Bagong morning, clubs! Pero ako pala, naisip ko sa buhok ko. Good morning sa ating lahat. Bagong morning. Happy Friday po sa ating lahat, mga pamilya. Bumangon na po dyan. O di lang kayo humilata lang kayo. Okay lang yan. Convenient naman po panoorin ngayon ng BMK. Nakahiga ka lang. Naka-cellphone ka. Naka-gadget ka. Mapapanood din na po kami. Kompleto na naman ang araw ng iba. Bagong morning! Yes, bagong morning, DJ Gracia, Quiz Noriel. Thank God it's Friday. Ayan, huling araw po ng ating work week, mga kapamilya. Kaya bangon na tayo dahil hatid po natin ay bagong pag-asa, bagong balita at bagong entertainment. And while you are watching, remind po rin namin kayo, mag-comment na kayo ngayong umaga para mamaya babasahin namin ang inyong mga pabate. Okay. Yes, yes, yes. Ang inyong mga reactions at mga greetings, papasahin namin yan. At ano nga bang mga dapat nyo antabayanan ngayong magandang araw ng Biyernes? Mga pamilya, antabayanan nyo mamaya. Kung kahapon po, na-interview po natin ang mayor ng Baguio City na si Mayor Benji Magalong. Ngayon naman, ma-interview naman po natin ang governor po ng Benguet para naman po bigyan tayo ng update patungkol po sa buong probinsya. Si Governor Melchor Diklas. Antabayanan nyo yan mamaya. Ayan, mamaya may makakausap naman tayo, magbibigay sa atin ng tips, lalo na doon sa mga apektado ng COVID-19 or ng ECQ, yung kanilang mga negosyo, medyo nagkaroon ng problema. Alamin natin yung mga pamamaraan para muli tayo makabangon, yung mga pwedeng gawin para hindi tayo tuluyang malugi. Ayan, at bukod pa dyan mga kapamilya, mamaya naman po ibabahagi natin ang tips para sa mga parehas namin na nag-overeating. Ano nga ba yung tips natin para maiwasan yung overeating? Kundi para sa inyo. Para sa atin yan. At mamaya rin mga pamilya, tayo ay magja-jamming. Magkantahan po tayo ng fight song kasama ang isa nating kapamilya para sa ating mga frontliners. Yan. Samantala mga kapamilya, bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balita ngayong umaga. Maraming residente ng kalapit probinsya na nais na makauwi ang pumila para makakuha ng travel pass. Ayon sa BCPO, nasa 200 locally stranded individuals ang pumipila sa kanila sa isang araw para kumuha ng travel pass. Nasusunod naman ang physical distancing pero pakiusap ng BCPO sa mga naghihintay makakuha, huwag silang magpabalik-balik dahil tatawagan naman sila kung pwede nang kunin ang permit. Unang araw naman kahapon ng repatriation program para sa mga residente at manggagawa na babalik na sa Baguio City. Nakalista ang pangalan nila sa checkpoints dahil nakapagparehistro sila online at naaprubahan ng lungsod ang kanilang pag-uwi. Pagkadaan sa checkpoint ay dadalhin na sila sa Central Triage ng Baguio City sa Naguilan Road. Kakausapin sila ng medical staff, dadaan sa physical check-up at sasabihan na mag-quarantine. At imumonitor sila ng kanya-kanyang barangay health workers. Dumadating naman ng relief, ganun po. Pero nung time kasi na habang tumatagal yung quarantine, yung lockdown, kailangan nang magtrabaho eh, kaya nagpasya na akong umakyat dito. We are limiting the number of people entering the city initially to 100 per day. Gradually, we will increase that number as we adapt to the system. This is imperative so that we can manage the influx of people properly. Gumaling na mula COVID-19 ang tatlong buwang gulang na sanggol mula La Union. Naiuwi na kahapon ang tatlong buwang gulang na pasyente sa La Union. Siya ang pinakabatang pasyente ng COVID-19 sa lalawigan. April 27 ang lumabas ang test result nito na positibo siya sa COVID-19. Pero noong May 3, nagnegatibo na ito sa sakit. At May 19 naman lumabas ang ikalawang negative result nito. Bukod sa sanggol, gumaling na rin mula sa COVID-19 ang 28-anyos na pasyente mula naman sa bayan ng Santo Tomas. 15 na ang COVID-19 recoveries sa La Union. 2 pasyente na lang ang inaantay na gumaling mula sa nasabing sakit. 148 naman ang suspected cases. 8 araw nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. As per IDRMC naman po, naging mabuti naman po ang pag-recover ni baby, wala naman pong naging complication. And katunayan nga po kahapon, masigla po yung baby, wala po siyang signs and symptoms ng COVID-19.
pero patuloy po natin siyang babantayan sa bahay sa loob po ng 14 days kasi po titingnan natin kung yung mga signs and symptoms po ng COVID-19 ay babalik or hindi. Dalawa na naman ang nadagdag sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinakabago ang 55-anyos na ginang na residente ng Pambuan, Gapan City at ang 67-anyos na lolo na taga Gimba, Nueva Ecija. Sa kabuuan, meron ng 55 kaso ng COVID-19 sa lalawigan at 42 naman ang nakarecover. Samantala, ipinupursige naman ng pamahalang panlalawigan ang paglalagay ng testing center sa probinsya. Sa huling live broadcast ng gobernador na pili ng DOH ang Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center bilang paglagyan ng testing center. Ayon naman sa task force, may sapat na espasyo at takuhan ang PJG Hospital para dito. At sakaling kulangin, may mga nakahanda umanong gusali na pagmamayari ng probinsya para paglagyan ng testing. Sa ngayon, umaasa ang lalawigan sa Lung Center of the Philippines para sa mga resulta ng mga test. Pinangunahan ng sanggunian kabataan ng Ilocos Sur ang pasurpresa sa mga gagraduate na eskolar ng probinsya. Maraming mga graduating student ang hindi pa nakakamarcha sa ngayon dahil sa banta ng COVID-19. Bawal pa kasi ang malalaking pagtitipon. Kaya naman para mapasaya pa rin ang mga ito, pinangunahan ng sanggunian kabataan ng Ilocos Sur ang pagsasagawa ng mobile graduation para sa mga provincial scholar. Sinusurpresa nila ang mga ito, pinuntahan sa kani-kanilang bahay. Background music ang graduation march, may certificate of recognition at medal pa. Hindi rin mawawala ang picture taking kasama ang mga mahal sa buhay at may libreng souvenir picture na rin. Nung sinabi po ng government na wala na pong graduation ceremonies, hindi naman na po talaga ako nagdamdam o umasa pa po na may graduation. Kaya po, kahapon, ang alam po talaga namin is interview lang. Tapos biglang may napatugtog ng graduation song. Abangan ang iba pang nagbabagang balita mamayang hapon sa TV Patrol North Luzon. Samantala mga kapamilya, ano nga ba ang heat index at ano ang epekto nito sa ating katawan? Noong Marso, sinabayan ng pagdeklara ng Enhanced Community Quarantine sa Pangasinan ang pagdeklara ng pagpasok ng dry season ng PAGASA o ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Para sa karamihan, katumbas nito ang summer season na tinatawag. Itong linggo, isa ang Pangasinan, partikular na ang Dagupan City sa mga naitalang may pinakamainit na heat index sa buong bansa. Opo, normal naman yan sa buwan at sa April, ng Mayo at sa April. Yung tumakaras na yung tamataas na heat index. Normal lang po ito na po, buti nga nagkakaroon na tayo ng ulan-ulan na naranasan natin. Yung po yung kwan mag-almost mag-establish na yung kwan natin, lalo nandiyan pa yung sterling natin na pumapasok. Yan po yung nagdudulot na malinsangan. Mapanganib sa katawan ng tao ang labis na init. Maaari kasing magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang nararanasan natin na heat index ngayong tag-init. Kaya naman nakatutulong ang pagpapanatili sa loob ng bahay ngayong quarantine at ngayong summer season para kahit papaano ay malamigan tayo. Umiwas sa alak at sa mga artificially sweetened drinks tulad ng mga soft drink o juice na maaaring i-dehydrate ang katawan. Sa halip, uminom na lamang ng maraming tubig. Makatutulong rin ang pagsuot ng puti o ng mga light-colored na damit para manatiling presko ang katawan. Ayon sa PAGASA, hindi naman araw-araw na mararanasan ang ganitong init ngayong buwan. Meron pa naman tayong sinasabi na transition, di ba? Normally yung southwest monsoon natin ay nasa third or the end of the month of May. So yung normal lang weather pattern natin yun, yung tinatawag natin na habagat. Ngayong quarantine, maging ligtas sa COVID-19 at maging ligtas sa heat stroke at dehydration sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng tahanan at pagpapalakas ng katawan. Stay home, stay safe, at stay cool. Ngayong quarantine, tayo nang maging bahay, team kapamilya.
Gawing quality time ang pag-stay sa bahay. Narito ang ilang tips para mas dumami ang bonding session sa pamilya. Gawing araw-araw ang kwentuhan at kulitan moments. Matuto ng bagong skill by sharing your talent sa isa't isa. Level up natin ang gawaing bahay sa bonding session kina nanay at tatay. Pwede rin tayong manood ng iba't ibang educational shows o kaya'y magbasa ng mga libro para dumami ang ating kaalaman. At para mas masaya, mag-ehersisyo para mapanatili ang mabuting kalusugan. Kahit anuman ang ating pinagdadaanan, the best ng quarantine bonding, pagpamilya ang kapili. Stay safe ka pamilya mula sa ABS-CBN Regional. Nagbabalik po ang BMK! Ano pong agahan natin this Friday morning? Mga kapamilya, ngayon pong quarantine, hindi natin maiwasan ang kumain ng kumain. Yes, tama po yan. Medyo mahirap talaga siyang iwasan. Kaya kung problema nyo rin yan, narito ang ilan sa aming tips para maiwasan ang overeating. Kapag nakatambay lang sa bahay, hindi maiwasan ang kumain ng kumain. Dahilan kung bakit ang ating timbang nadadagdagan. Meron kasi yung mga talagang malalakas yung calories. Karamihan nito, actually, for instance, ito yung mga nakita ko na gustong-gusto natin na nagpapabigat talaga. Ang cakes, a piece of cake has sobra ang calories niya. Malakas yon. Yung donuts, yon. A piece of donut could be 500 calories, 400 calories. Minsan, pag may mga ano pa, chocolate na nailagay, may mga sweetener siya na on top of the, ano. So, chocolates, yon. Rice din, kung marami kang kinakain rice. Pizza is very fattening also. Ang laki ng calories niya, a slice of pizza could be 300 to 500 calories. Ang daily calorie intake ng isang tao nakabase sa edad, kasarian, tangkad at bigat, at uri ng aktibidad na ginagawa araw-araw. Sa pagkain ng kanin, 1/2 cup lang per meal para sa mga bata. 2 cups naman para sa mga lalaking teenager at 1.5 cup para sa mga babaeng teenager. 1.5 cup para sa mga adult na lalaki at 1 cup para sa mga babae. Para naman sa matatanda, 1 cup sa lalaki at 3/4 cup sa mga babae. Sa karne at isda naman, isang palm-sized portion o 70 to 100 grams per meal ang rekomendado. Bawat kain, mainam na kumain ng isang maliit na prutas. Kapag malalaking prutas naman, isang slice lang dapat. At sa gulay, kalahati hanggang isang tasa para sa mga bata. 1 hanggang 2 tasa naman para sa mga teenager na lalaki. At 1 1/2 cup para sa mga babae. 1 1/2 cup din para sa mga lalaking adults. At 3/4 to 1 cup para sa mga babae. Kung 50 kilogram ka, tapos medyo sedentary ka, hindi ka masyadong galaw-galaw, dapat mga 1,400 ka lang, 1,400 to 1,600. Pero kung malaki-laki ka, at you can get 1,800 to 2,000. It can even go to 2,200 depending on your size. Ang computation para makuha ang daily calorie intake ay ang ideal body weight multiplied by 30 kilocalorie. Kaya naman may ilang tips mula NNC para maiwasan ang overeating. Una ay hydrate yourself. Uminom ng maraming tubig para ang ating appetite ay ma-water down ng kaunti. Ugaliin ang pagkain ng gulay at prutas. Mayaman ito sa fiber na nakatutulong sa digestion. Keep the food away. Out of sight, out of mind, ika nga. Stay out of the kitchen para hindi palaging pagkain ang nakikita at hindi matutuksong kumain ng paulit-ulit.
magluto lamang ng sapat para sa iyo o sa inyong pamilya. Bukod sa iwas gastos, hindi rin matutuksong kainin o ubusin ang natitirang pagkain. At panghuli, maaaring i-measure ang mga niluluto o kinakain. Ugaliing basahin ang nutrition facts para alam kung gaano lang karami ang dapat ikonsumo. Bukod sa tamang pagkain, siguraduhin din na may kasabay itong regular na ehersisyo. Sana naman po na-entertain at marami po kayo natutunan sa segment na iyan. Samantala mga pamilya, atin naman po kukumustahin ngayon at meron po tayong makakapanayam para magbigay po sa atin ng update patungkol po sa buong probinsya ng Benguet. At mga pamilya, sino pa ba ang pwedeng magbigay sa atin ng mga updates na yan patungkol po sa probinsya ng Benguet, kundi ang one and only, ang isa sa mga ama ng Benguet? Palakpakan po natin! Naririnig ko ba man yung mga palakpak? Ang governor po ng Benguet, si Gov. Melchor D. Class. Bagong morning, Gov! Good morning po, DJ Gracia. Magandang umaga po sa mga listeners natin. Good morning po. Naku, Gov, bago po ang lahat, kumustahin po na muna namin kayo. Kumusta po ang inyong health? Okay naman tayo, nagpapalakas at alam naman natin mga trabaho ng dito sa Benguet, medyo malawak yung area natin, kaya kailangan malakas tayo palagi. DJ Gracia. Yes, tama po. Gov, yan po ang may bibigyan nyo na lang muna sa amin. Siguraduhin yung healthy kayo at wala po kami mga asahan dito po sa ating probinsya kung wala po sa inyo. Okay, Gov, bumalik po. Dumako naman po muna tayo sa ilang mga updates po patungkol po sa ating mga kailiyan dito po sa Benguet. Kumusta po yung pagbibigay ng ayuda sa mga kailiyan natin, Gov? So okay naman yung pagbibigay natin ng mga ayuda sa ating mga kababayan sa Benguet. Yung amelioration program ng national government na po na natin 100% distributed na po yan. Tapos yung mga municipalities natin at saka yung province of Benguet, nakapagbigay tayo ng mga ayuda sa mga tao natin, mas lalo na sa mga malalayong lugar. So katulad ng Takadang Kibungan, Badong Kibungan, nakapag-request tayo ng airlift na sa Philippine Air Force, so at least nakapagbigay tayo dyan na area, hindi naaabot ng mga kalsada ito. Tulad din sa Itogon, part ng Dumulpo, saka sa Uling, saka Bantik, at least nakapag-airlift po tayo. So nakapagbigay ang municipal government ng one half kaban per individual, per family, sa mga areas na yon. Tapos yung bigay naman ng provincial government, yung mga food packs natin. Binigyan natin lahat ng mga pamilya sa mga malalayong lugar. DJ Gracia. Maraming salamat naman po. Maraming salamat naman po dyan. Gov, ito naman po, dahil po marami naman nagtatanong sa ating mga kailiyan nung nag-transition na po tayo sa GCQ, nagtatanong sila, meron pa kaya silang aasahang ayuda from the local government, Gov? So yung transition plan po natin para sa ECQ na mag-GGCQ, so marami nang mag-o-open na mga businesses, may mga pwedeng mag-open. So yung sinasabi natin, tuloy pa rin yung social distancing, pag-wear ng mask, saka pag-iingat, dobling pag-iingat, kasi mas marami na ngayon mga taong lalabas. Tungkol naman sa transportation, usually nagbibigay naman ng LTFRB ng special permit, pero hindi lahat mabibigyan. So usually may re-recommend ng local government kung ilan yung mga jeepney na magbibiyahe o yung mga bus na magbibiyahe. So tuloy pa rin yung coding natin dito sa Trinidad para at least hindi masyadong maraming lalabas na tao, para yung nga sinasabi ko, mas maraming tao ngayon, hindi yung pag-iingat natin. Gracia. Okay. Maraming salamat po. Naku, pasensya na po. Hindi ata tayo nagkarinigan dahil po sa napakahina ng connection ko po dito. Meron pa po bang aasahan? Balikan ko lang po yung question ko, Gov, ano? Meron po bang aasahan ng mga kailiyan natin? Ang mga kailiyan natin na ayuda ngayong GCQ o medyo mahirap na po? Gracia, pakiulit na lang po yung tanong, hindi na medyo malabo yung dating.
Opo, sa akin po yun. Ako talaga yung nangangailangan ng ayuda ng internet. Ano, Gov? Gov, ngayon pong nag-GQ na tayo, meron po bang karagdagang ayuda ang ibibigay po sa ating mga kaibigan o wala na po? So usually, pagka yung mga nangangailangan pa, nagbibigay pa rin tayo. Kasi alam naman natin na sa GCQ, hindi naman lahat na babalik sa trabaho. So pagka yung mga nangangailangan, pwede naman silang mag-request at kung kaya naman ng ano ng provincial government, magbibigay po tayo. Okay. Okay, maraming salamat po dyan sa kasagutan nyo ngayon. Okay, bumalik lang po tayo dun sa sinabi nyo na po kanina na transition na po ng Benguet, ano? From ECQ to GCQ at nabanggit nyo po kanina sa transportation, balik po kayo sa mga coding ng ano ng mga private vehicles. Ngayon po ba, nakabase rin po ang paglabas ng mga public vehicles o public transportation po ng mga sasakyan. Dito rin po sa Baguio City na kung saan nakaschedule, depende po sa plate number, yung mga sasakyan? So yung ganun pa rin yung ano, may coding pa rin. So yung sinasabi natin na magandang ituloy pa rin natin yung coding na ito para at least hindi lahat makalabas sa bahay. Ang rule kasi pa ngayon is stay home pa rin kasi pagka yun nga sinasabi natin, pagka marami masyadong tao sa kalsada, mahihirapan tayo sa social distancing. So pagka importante lang yung kung lalabas tayo, yung essential lang po para ano ma-maintain natin yung social distancing. Ganun po, okay. Gov, paano naman po yung ano, yung scheduling nyo sa market? Paano po ang gagawin natin sa probinsya ng Benguet? Pag schedule po ba ng market, susunod pa rin po tayo dun sa nakagawian natin ng ECQ? So yun pa rin ang ginagawa ng, mas lalo na kasi dito sa Trinidad, dito kasi yung medyo maraming tao. So mini-maintain pa rin natin yung ano yung scheduling, yung pagpunta sa palengke, pagpunta, pagbili ng gamot. So maintain pa rin po natin yan. Grasa. Okay. Yung curfew po, ano po ang curfew? Lalo na po dyan sa Trinidad. So usually, curfew pa rin, 6 o'clock pa rin. Tuloy pa rin yung curfew, so tuloy-tuloy pa rin yung mga ito. Okay. Grasa. 6 a.m. to 6 p.m. po ba ang curfew, go? Usually, ganun naman yung ginagagawa. 6 to 6. Okay. Doon po sa pamimili naman po ng ating mga kailangan, pagpupunta po silang grocery, supermarket, or palengke, kailangan po bang mag-present pa rin po ng quarantine pass? So usually, yung ginagawa nila na ini-schedule ng barangay, so may pass pa rin ang binibigay yung barangay para makalabas sila. So mini-maintain pa rin natin yung mga pass na ito. Okay, okay. Gracias. At Gov, I understand na kayo rin po ay isang doktor. Ako po ba ang aking na-research? Apo, de grasa. Meron po bang pagkakataon na ito pong mga constituents natin napapatanong rin sa inyo patungkol po sa mga ganito mga pinapakita mga sintomas na kinakatakot nila baka COVID na nag-aano nagbibigay rin po ba kayo ng mga ano libreng consultation? Usually po pagka may nagtanong po sinasagot po natin yung mga yan. At least hindi na sila masyadong mahirapan pumunta sa ospital o ano. So usually ginagawa pa rin po natin yung pagka-doktor natin. Grasya. Mas mainam po ba yon, Gov, na kayo po ay politician/doctor? Mas nagiging advantage po ba yon sa inyong current position? So ngayon po sa time ng COVID-19, mas advantageous kasi mas at least alam natin yung karakteristik ng virus, alam natin paano siya mag-transfer. So at least mas maganda yung advice na binibigyan natin sa mga tao natin. Mas alam niyo yun no, Gov. Samantala, ito na lang po, Gov, mga panghuling pagkatanungan. Hanggang anong oras po open ang mga establishments o mga businesses po na nag-open na sa GCQ? Hanggang anong oras po? So usually, ang opening is hanggang 5 pa rin. 5 o'clock pa rin yung opening nila. Magsasara sila by 5. So 5 p.m. po, magsasara po ang mga establishments. Opo. Okay. Ito na lang po. Ano naman po ang pwedeng maibigay po ni Governor Melchor Diclas na mensahe sa ating mga kaibigan? Lalo na po, mas kailangan po natin sigurong magpaalala sa ating mga kaibigan na ito pong pag-GCQ natin, hindi ibig sabihin na malaya na tayong lahat. Ano, ano po ang pwede niyong maibigay na mensahe para sa kanila?
sa mga kababayan natin taga Benguet, kailan natin taga Benguet, yung sinasabi ko nga, kasi sa ngayong GCQ, mas maraming taong lalabas kasi nga mag-open tayo ng mga businesses para ma-move yung economy natin. So inaano ko sa mga kailan natin, yung hindi kailangan na lumabas, wag munang lumabas, stay at home pa rin. Tapos mas dudublin natin yung pag-iingat natin dito sa virus na to, sa spread ng virus. So tuloy pa rin yung social distancing, pag-wear ng mask, saka yung malinis yung kamay natin, palaging nagbugas ng kamay o nag-alcoholize. Tapos palakasin natin yung resistance natin sa kumain tayo ng maayos, wag mag-stress, wag magpuyat. So yun yung ano para malakas tayo lumaban dito sa COVID-19. Ayun. Maraming salamat po. Sana po talaga isundin po tayo ng ating makailan. Naku, mahuli na lang po talaga, Dok. Pasensya na po. Ah. Nakalimutan ko po kasi itanong. Alam naman po natin, ito po sa probinsya natin, mostly our industry is agriculture. At alam naman po natin na marami pong mga bagyo ang darating. Meron po bang plano ang ating pong gobyerno, kayo po, para po sa paghahanda ng habang tayo po ay nasa pandemic at mababagyo pa dito po sa Benguet? So usually nagsimula na yung bagyo, actually yung pumunta si Bagyo Ampo sa atin. So usually nag-pre-risk na tayo, assessment na tayo, tiningnan natin yung kailangan na gawin, mga flood control, mga retaining walls para at least maayos na to pagdating ng bagyo. So yun ang ginagawa natin, gawin natin yung mga infrastructures, i-prepare natin uli yung mga tao natin. Kung kailangan mag-evacuate during typhoon, mag-evacuate tayo. So ganun yung ginagawa ng Province of Benguet para dito sa preparasyon para dito sa mga darating na mga bagyo. Gracias. Okay. Is there a specific plan po ng probinsya ng Benguet para naman po sa sector ng agrikultura? So yung ano natin, kasi dito sa COVID, usually hindi naman yung pagsasaka natin, so tuloy-tuloy yung pagsasaka natin. At least yung mga tao natin, nakapagtanim sila, nakapagbenta sila ng mga gulay nila. Yung natamaan lang dito is itong bulaklak o mga cut flower businesses, hindi nag-open, so hindi sila nabilan. So usually sila yung mabibigyan ng mga ayuda na manggagaling sa provincial government in preparation na para magtanim uli sila para sa ikabubuhay nila. So yun yung isang ano natin sa dito sa pag-prepare sa tinatawag natin mga bagyo na darating. Okay, maraming salamat po Gov at / Doc Melchor de Class. Hindi na po namin kayo istorbohin at alam po kung mga busy po kayo sa mga panahong ito. Maraming salamat at busy po Gov. Okay, maraming salamat min po, Didi Gracia. Thank you very much. Sa mga listeners natin, thank you. Kaya naman sana po mga pamilya, no, sundin po natin ang mga payo po ng mga eksperto at ng mga leader natin. Tulad po ng governor, congressman, mayor, kung sino man po ang leader sa ating pong mga lugar. Dahil po hindi po biro kapag po tayo ay nag-second wave, ha, dito po sa COVID-19 na sana po hindi po mangyari. Kaya be safe. Be home always or all the time kung wala naman pong gagawin sa bahay. Mga pamilya, magbabalik po rin po ang Bagong Morning Kapamilya. Health workers, thank you for your service. Kayo po ang paraan para malagpasan natin ito. May God bless you, guide you, and protect you. Rest assured po nga padayon ang amon pag-ampo para han iyong kataluwasan. Kamo po ang amon pinakabag-o nga bayani. Igmat po kamo, damo nga salamat, ngan God bless you, pero. Dahil sa inyo, kaya nating iligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Maraming salamat, kapamilya.
Ngayong quarantine, let's stay at home. Ito na ang ating pagkakataon na makipagkwentuhan sa ating pamilya. Sabay-sabay magdasal para sa bansa at para sa kalusugan ng bawat isa. Feeling sad? Happy? Lonely? Imbis status, maaaring ikwento ang nararamdaman sa kanila. Dahil sa panahon ng saya o pagsubok, sila ang laging nandyan. Pwede ring magbasa ng libro at ikwento ang istorya pagkatapos kinapunso at lola. Walang makakatalo sa Team Bahay! Team Kapamilya! Samantala mga kapamilya, para pag-usapan naman natin ang mga naging epekto nga ng COVID-19 at ng ipinatupad na ECQ. Ating mga negosyante, ito ba ay nakasama lalo or kahit papaano ay may positibong idinulot sa kanila? Yan ay malalaman natin. Makasama natin ngayon si Sir Rocky Doctor, ang presidente ng Pangasinan Entrepreneur Development Association Incorporated. Sir Rocky, good morning po. Good morning, Sir Noriel, at good morning sa mga televiewers natin dito sa ating stasyon. Okay. Sir Rocky, alam natin halos lahat ng negosyo na ay hindi nakapagbuhas, hindi nakapag-operate noong kasagsagan ng ECQ, yun ay negative, automatic na sa kanila. Pero para sa ilang negosyante, may idinulot bang positibo ang COVID-19 o yung ECQ na ipinatupad? Yes, Sir Noriel, ito yung maganda pa rin kahit na sabi natin may negative while nasa bahay ang mga negosyante, there were scarcity of raw materials, walang mabili ingredient or packaging, may limited na workforce, so there were less finished products available. May problema pa doon yung may inventory sila before lockdown and they got expired, so added cost. There was also a problem on the access to market kasi syempre hindi na makalabas yung negosyante. Buyers hindi rin makalapit sa negosyante. So in the end, ang total noon, less sales. Walang benta or less or no benta. There was also the problem on the capital na hindi na umikot yung pera ng negosyante. Kaya ngayon, marami ang medyo kumakamot na umulo kasi kulang na. No? Nonetheless, looking at the other side, sabi nga, alam nyo na ang Pinoy, negosyanteng Pinoy ay resilient. No, malikhain ang mga Pinoy. At malikhain tayo eh. During the time of lockdown, habang ang mga negosyante ay nasa kanilang mga bahay, that was indeed the time, panahon para mag-isip. Ano, magmuni-muni. Time to innovate. So, marami tayong na-discovering product. Dito sa grupo pa lang ng PEDAY, marami tayong na-discovering product ng bawat negosyante. Ano? Yung ordinaryong suka, yung ordinaryong puto, yung mga ganun, ay marami tayong ginawa silang innovation. No? At yun ang i-share namin sa inyo this coming days. Now, there was also the time na yung capacity assessment na napag-isipan ng negosyanteng Pinoy, kami po, ng mga maliliit, napag-isipan namin na kung ganito ang mangyari ulit, not similar na COVID or it, ay ano yung capacity na dapat natin ihanda, ano yung dapat paghahanda, ano, at ano yung dapat gawin para hindi matulog yung negosyo, hindi masayang yung produkto. So marami na kaming tinagsaan sa aming chat group, kaming mga PEDAY, ay nababanggit na namin yon. So maraming innovations, Noriel, na pwedeng ilabas agad. It was also an opportunity na mag-discover ng new market. So yung dahil bawal ang lumabas, so nauuso yung online selling. Natutuwa ako dahil ang agaganda ng mga feedback about our bangus. One is Alicia Bay. Itong mga marketers natin sa PEDAY, si June at saka si Sunny, are also getting a lot of products, discovering new markets. Hindi lang dito sa online, pero sa neighborhood. Natutuwa ako kasi alam mo, noong nagkaubusan ng produkto sa mga grocery, ang takbuhan ng mga neighborhood ay yung mga maliliit nating negosyante. Oo, hindi lang online, yung kapit-bahay, yung word of the mouth. So, saan tayo makakabili ng tinapay, tinapa, saan makabili ng ganito, nasa tabi. Mga membro ng PEDAY, syempre, it was an opportunity for them to make a sale in their neighborhood. Okay. Yun. Hanggang, syempre, yun yung mga maliliit. Pero yung
walang opportunity talaga loon lumabas. Kasi dalawang klase yan, Norya. Meron yung nakalabas, meron yung limited lang yung paglabas. At mayroon talang hindi nakalabas. Sorry for those who were selling wine, yung alak. Kasi marami tayong fruit wine. E total lockdown, bawal ang liquor. Liquor ban. Liquor ban. Kung sabi ko sa kanya, instead na alak ang gawin mo, gumawa ka ng juice. Okay. Kasi same, the same ingredient lang eh, di ba? So wag mo nang i-ferment, gawin mong juice. And pero mas marap ang alak niya dahil matagal na ferment. Yes, yes. Oh. So nag-innovate siya. Ano, nag-feedback siya sa akin. A week after, nag-feedback siya. Sabi niya, sir, ang dami kong benta ngayon dito sa LGU namin. Puros juice ang iniinom. So, look, yung walang alak, may juice. Mas maganda ang benta niya sa juice ngayon. Up to now. So sabi ko, sabi namin sa kanya, okay, i-apply mo na ng ano yan, i-apply mo na sa DTI and etc. Ano, para malaman nila na ikaw ay juice maker na rin, hindi lang wine king. Mga ganun. Ayan. Sir, mapunta naman ako dun sa mga trabahador nitong mga ating mga negosyante. Hindi natin maalis, merong nabawas na tao itong retrenchment nila. Ito ay ano ang dapat nilang gawin para hindi lumala, lalo na doon sa mga kinailangan talagang magbawas ng tao para mabuhay yung negosyo? During the ECQ, Noriel, kahit kami sa Nutridense Food, ay kailangan gumawa ng skeletal production capacity. Kasi talaga namang una, kung nag-full blast kami ng production, hindi namin mailalabas yung produkto kasi ECQ. Mm-hmm. But kailangan din i-maintain ko yung mga tao para mabuhay, di ba? Okay. So, ganito lang yon. Ano yung pending PO namin for production? At ginawa namin ng sharing time. Yung time sharing, I mean. Para yung lahat sila makapasok na hindi iba lang, yung iba wala ng trabaho. Sir Rocky, ngayon po na ang Pangasinan ay nasa GCQ, ano po yung mga kailangan gawin? Ano yung advice na may share nyo sa mga negosyante natin para magpatuloy maka-adapt yung negosyo nila sa sitwasyon na meron tayo ngayon at sa new norm na pupuntahan natin? Okay, ganito yun. Habang mga MSME na sa GCQ, it's a good time to collate yung business again. I-collate lang natin yung business. Product, yung placement natin, yung promotion and the price. Marketing aspects, di ba? Nonetheless, going to the new normal, mayroon kaming napag-isipan na una, kasi iba na yung maging mundo natin, hindi yung as before, na larga ka ng larga. Mm-hmm. Ang advice ko ay, let's focus, each MSME must focus on a product. Hindi pwedeng barabara ngayon. Focus on a product that is towards an identified niche market. Mm-hmm. Yung ano lang, hindi pwedeng barabara ngayon. May produkto ka, maganda, alam mo yung market mo, then focus on it. Number three is we have to learn the game of online. Kasi hindi na pwede ngayon yung ikot ka ng ikot. Wala na kasi the risk of COVID is still there. So we have to learn the game of online, delivering online or marketing online. In a way, marami namang ano eh, maraming nang ma-delivery services. Mm-hmm. So they can do that. And then we have to partner with couriers yung delivery services. So that is an added factor siguro doon sa kinagisnaan ng mga negosyante. And then last one, very important mag-network tayo. Napaka-importante yung mag-network yung mga maliliit na negosyante ngayon. Kailang magtulong-tulungan. Kaya dito sa PEDAY, minungkahi ko that we have to work together para makalabas tayo ng magandang produkto, ma-identify natin yung market natin, and we can work on couriers to lighten our load at nasa merkado pa rin tayo. Okay. Yun. So, Rocky, panghuli na lang sa ating mga consumer, hikayatin natin sila na tangkilikin ang ating produkto. Yes, sa mga consumers nating Pinoy, hinihikayat ko po kayo na tangkilikin po natin ang mga Philippine-made products. Ang ating mga produkto sa Pilipinas ay one of the best in our globe. Kung binili po niyo yung produktong gawang Pinoy, binuhay niyo ang ating ekonomiya at niligtas natin po ang ating mga Pinoy entrepreneurs at kanilang mga pamilya rin.
So, maraming salamat sa mga, sana po bilhin nyo natin yung mga produkto ng Pinoy. Maraming salamat, Sir Noriel, sa pagkakataon. Sir Rocky Doctor, maraming salamat po sa lahat ng mensahe at information na at advice na ibinigay nyo sa ating mga negosyante at sa mga nagbabalak pang magnegosyo sa nararanasan nating crisis sa ngayon. Sir, maraming salamat po. Samantala, thank you. Opo, samantala mga kapamilya, tingnan naman natin, pasyalan natin itong bagong atraksyon na idinagdag nila sa 100 Island National Park. Panorin niyo. Dahil sa coronavirus disease 2019, ay maraming pansamantalang natigil sa kanilang hanap buhay. Ang lansangan na dati ay maingay at puno ng aktibidad at tao, ngayon tila naging matamlay at nawalan ng kulay. Pero ang grupo ng mga visual artist na ito sa Alamino City, hindi pumayag na maging black and white ang kanilang syudad. Ngayong quarantine kasi, literal na binigyan nila ng kulay ang Lookup Wharf, ang nagsisilbing jump-off point ng mga turista at bankero papuntang 100 Islands. At hindi lang ito basta-basta mural dahil nagiging three-dimensional o 3D ito kapag titignan ng malayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si James B. Ison ng Alamino City. Ako po ay presidente ngayon ng Visual Art Group ng Alaminos. Ito po ay ang tanghalang sandaang pulo. Naisip po namin na gumawa ng 3D sapagkat kung mapapansin po natin, yung paggagawan po natin ng artwork ay nandun po sa floor. So, mas maganda po, mas kaayaya po sa mata na gumawa po ng 3D. Mahirap pong gawin ng 3D lalo't malaki po yung kailangan gawin. At saka yung perspective, dapat naaayon po sa camera o kapag ikaw ay magpapapicture na. Kasama ang kanyang mga kapatid na si Ulysses at Melchizedek at ang kanilang kapwa visual artist na si Zaldi, unti-unti nilang pinupuno ng kulay ang halos 80 talampakan na lapad ng Lookup Wharf. Araw-araw po kami pumupunta po sa site. 5 hanggang 6 na oras ang binubuhos namin bawat araw. Halimbawa, alauna ng hapon hanggang 6 ng gabi. Noong una, mahirap po. Pero di nagtagal, madali na rin. Siyempre, may mga kasama ko at solid yung tandem namin. At masarap magtrabaho kapag kasundo mo sila. At masaya yung grupo namin. At dahil nga, pareho kaming interest ang pagpipinta. Bagaman bagsak ang turismo ngayon sa syudad, nakahanap sila ng biyaya sa masalimuot nating sitwasyon. Kapag sama-sama, napapadali ko ito. Mahalaga ang makukulay na painting dahil ito'y sumisimbolo sa pagiging masigla at ito'y nagbibigay kasiyahan sa atin sa ngayon, lalo na't matamlay ang ating bansa. Tayo po ay makakapag-focus sa pagpinta, makakapag-concentrate at makakapag-pinta ng maayos dito sa Lookup dahil alam naman po natin na ang Lookup is isang magandang tourist spots o ang 100 Island ay magandang tourist spots. Kaya kapag open po tayo is napakarami pong tao, halos mapuno po lahat ang Lookup. Kaya ito po ang perfect time para tayo ay magpinta. April 29 nang simulan ng grupo ang kanilang 3D mural. Sa ngayon ay nasa kalahati na raw nito ang natatapos. Bagaman hindi pa maaaring lumabas ang karamihan, sa pamamagitan ng kanilang inisyatibo, kahit papaano ay nabibigyang kulay at liwanag ang ating kinahaharap na sitwasyon. Linangin pa natin ang ating talento at ito'y ating pagyamanin at ibahagi sa iba. Dahil ito'y regalo sa atin ng buong Maykapal. Ay ipagpatuloy lang po natin ang pagiging malikhain. Ito po ay nakatutulong sa atin para maiwasan ang iba't ibang klase ng bisyo. Ito po ay nakatutulong sa ating kapwa sa pagpapaganda ng ating lungsod. At lalong-lalo na, ito po ay nagbibigay karangalan sa ating probinsya. Yun lamang po at God bless po sa ating lahat.
Sa panahon ngayon na merong coronavirus o COVID-19, maghugas lagi ng kamay at siguraduhin malinis ang ating mga gamit at kapaligiran. Ang pinakamagaling na paraan para makaiwas sa banta ng virus ay ang manatili sa ating home sweetie home. Ito po ang ating chance to create more happy memories at makabonding ang ating family. Ako po si Tony Gonzaga at gawin nating ligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Ang ating mga health workers ay may mahalagang tungkuling gawing ligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Kaya narito ang mga paalala mula sa National Bureau of Investigation upang sila'y maproteksyonan. Ang lahat ng klase ng diskriminasyon, katulad ng pagpapaalis sa kanilang mga dormitoryo o pagtanggi sa kanilang pamimili ng pagkain, pananakot at pananakit sa ating mga frontliners ay may karampatang parusa. Ipagbigay alam sa NBI kung ikaw man ay nakaranas o nakasaksi ng mga ito. Tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Respetuhin at pangalagaan natin ang ating mga tagapag-alaga. Ito ang ating kontribusyon upang maging ligtas ang Pilipinas sa COVID-19. Welcome back, guys! Nagbabalik po ang BMK. Para po mas mapasaya ang ating Friday morning, narito ang fight song rendition ng isa nating kababayan na si Jasmine Adawal aka Amin para sa ating frontliners. On behalf of Amin, babasahin ko po ang kanyang message. Ayan. Good day! This is Amin, the traditional Iguro tattoo artist na maghahandog ng isang awitin para masuportahan ang fundraising ng ating local na grupo, hashtag Astin Civic Working Group and hashtag Kalinga Distance Singing para makalikom ng donasyon para sa ating frontliners at iba pang beneficiaries. Saludo po ako sa ating mga frontliners na buong tapang na sumasabak para masugpo ang pandemyang COVID-19. Mula sa musikero at local artist ng Baguio, sama-sama tayong babangon. Sama-sama tayong aahon. Wow, thank you so much, Jasmine. Narito po ang kanyang performance. Let's watch this. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how every single word can make a heart open. But I'm only half one match, but I can make an explosion. And all the things I didn't say, wrecking bones inside my brain, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Worried about me in too deep. Yeah, I'm in too deep. And it's been 2 years I miss my home, but there's a fire burning my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all the things I didn't say, breaking bones inside my brain, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on, starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song, and it's already
ocean. See the big waves into motion. Like how every single word can make a heart open. But I'm only half an inch, but I can make an explosion. Yay! Napakagaling naman ni Amin sa Ilocano lahat eh. Tapos talagang damdam itong kantang to ngayon, guys, dahil alam naman natin ito yung nagiging ano natin, theme song natin for all the frontliners out there, di ba? This is the fight song. Tapos na si Pops Mirnel, sabi niyo. Ganun na lang. Basta ako, hindi ko man masayaw, ako buong pusong nagpapasalamat sa mga frontliner natin. Yes. Para sa inyo, mga frontliners. Yung mga medical, healthcare workers natin, pati yung mga security guards, yung mga nagkakatura natin, maraming salamat mga staff, magagawa ng mga supermarket, pharmacies. Thank you so much. Salamat po. Thank you po. Mula po sa aming tatlo. Thank you so much. We love you po. Tsaka be safe always po. At inaasahan po namin kayo po ang magliligtas sa atin dito po sa banta ng COVID-19. Samantala, eto naman, hindi ligtas ang inyong mga komento dahil napansin namin yan, mga pamilya. Babasahin po namin ang ilan sa inyong mga Facebook greetings. Narito na. Unahin na natin. Ang sabi ni Rob si Kata, ito yung fan na fan ni ano eh, ni Marky. Lagi na lang pala i-love you, Marky, si Brother Dinaman. Ito magpasalita, Marky. Pabati po si Manuel Ezekiel Lakan Lale from Pampanga. Salamat ka, pamilya. Maraming salamat, Rob. Ito naman galing kay Anne-Marie Bauet. Bagong morning ka, pamilya. Greetings from Red Deer, Alberta, Canada. Kumakana na na tayo ngayon talaga. Canada! Canada. Paano ba? Canada. Canada. Good morning po sa lahat ng mga tao sa ibang bansa na kapamilya natin. Good morning. At ito rin po from July De Vera Sakdal. Good morning, BMK. Ito nagko-complete ng araw ko. Thank you so much, guys, for making us part of your lives. Thank you so much. Ito naman, sabi rin ni Chris, in Mura, Ohio, BMK, watching from Japan. Hindi na pa Japan kasi na lang. Totoo talaga, from Japan. Hello po. Maraming po. Salamat. Arigato mo sa... Arigato. 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 Dito dati, mas. Yung pagkakain na. Susan Golosino. Good morning. Pabati yung anak ko, si Benson Golosino. Happy birthday po. Happy birthday, Benson. Yeah. Happy birthday! Today is the birthday of my pamangkin and on Sunday naman, pamangkin ko rin. Mga nagagandahan ko mga pamangkin na nagmana sa tita, ang ganda. Yes. Happy birthday, Chloe, Tisha Dumlao at kay Eunice Sobremonte. Eunice, ano nga pangalan niyo? Eunice May Sobremonte. Ayan, happy birthday. I love you guys. Kayo pa meron pa bate? May pahabol ako, shout out kay Chris B. Ong, tropa ko yan nung college. Hanggang ngayon, nasa Taiwan, napapanood tayo. Good morning sa'yo. At, wow! Sino yung sinasabi mo, Margie? Si Ma'am Caroline ng DepEd. Caroline Pancho. Mm. Good morning! Good morning po, Ma'am Caroline. Hello, Ma'am Caroline. Ini-issue kayo ni Mark. Charak! Allah! Sabi niya, Godspeed. Pinapalad yun daw si Kuya Noriel. Ayan. And gusto ko rin patiin ng belated happy birthday yung pinsan ko sa Ilocos, Orsada de Ilocos Sur, Jamaica lang. Happy, happy birthday. Send your greetings mga kapamilya sa ating comment section. Pahabang tayo pa yung nag-livestream, pwede rin po sa ating YouTube, ABS-CBN Regional Hit Notification. And mag-comment rin po kayo, share ninyo, babasahin natin yung mga greetings ninyo. Yes, mga pamilya, keep on sending those messages at sisipin po namin, mapapansin namin at babasahin po namin sa masusunod na araw. Paano ba yan, mga pamilya? Enjoy your weekend po! Naway lahat po tayo maging patuloy na ligtas mula po sa kahit na anong sakit tayo po at ang mga pamilya natin. Mga pamilya, see you on Monday! Dito po rin po sa Mas Pinalawa! Mas Pinasiksik! At Mas Pinasayang! Bagong morning, kapamilya! Happy Friday!